guys, welcome back to my channel. Sa video na to, mag-aaral tayo ng basic Excel or tinatawag nilang spreadsheet. So, umpisa na tayo dito sa mag-open tayo ng isang blank Excel workbook. Ang version nito guys, yung MS Excel 2016, no? So, pagka-open mo ng workbook or program ng Excel, makikita mo, meron siyang title na Book 1 Excel. Tapos, sa loob, ito makikita mo, blank grid lines, no? May mga rows and may mga columns. Sa taas, meron silang tinatawag na ribbon. So, File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, and so on. Each ribbon, meron silang mga icon dito. So, sa Home, ito yung mga makikita mo. Sa Insert, ito naman. Page Layout, ito naman. Now, sa loob ng worksheet, merong lumalabas dito sa bandang ilalim na may makikita ka na Sheet 1. So, in other words, sa isang worksheet, maraming sheets ang pwede mong gawin. So, pag pinres mo itong plus, magkakaroon ng extra sheet. Maglalagay siya ng label na Sheet 2. So, punta muna tayo sa Sheet 1. Sa bandang lower right portion, may makikita ka dito na kung gusto mong i-zoom out, pwede mong pindutin to para lumiit yung view. Pwede naman dito sa plus. Pag pinindot mo, lalaki yung view. Okay? So, gawin muna nating 100%. Yan. Now, kada space or kada sabihin na nating cell, ang tawag dito cell, no, by the way. Kada blank square na to, ang tawag diyan cell. Kada cell may mga address. So kagaya nito, paano mo malalaman anong address nito? Punta ka dito sa itong box na to. Ang address nito ay F3. Paano naging F3? Column F and row 3. Okay? So, doon mo malalaman kung ano yung address ng cell, no? Pag pinindot mo yung home, yari, pinindutin ko yung home, pupunta siya dito sa pinaka-home niya na A1. No? Sa A1. So, yan. Umpisa na tayo. So, lumalabas. Ito yung ating title, ha, Book 1. Since wala pa tayong ginagawa, at hindi pa natin sinisave yung ating ginagawa, generic muna yung title. Okay. Sige. Gawa tayo ng sample tayo para malaman natin kung ano-ano ba ang pwede nating gawing formula or format sa Excel. So, subukan natin gumawa ng isang worksheet or file. Lagyan natin ng title na kunwari family budget, no? Kunyari, family budget. Yan. Kung makikita mo, medyo maliit, ano? Kung gusto mong lakihan, punta ka dito sa home, ano? Tapos, pindutin mo itong mga to, itong mga roll up. By the way, ito, yan, increase font size. Ito naman, decrease font size. Pwede mong gawin yun. Or,
pwede mong palitan yung font. Sa ngayon, ang font natin ay Calibri. Okay? So, pwede mo rin namang lakihan ito by zooming in. Kung gusto mong gawin yan. Sige, palakihin muna natin siya ng 160%. Ito guys, makikita mo dito 160%. Now, kung makikita mo itong family budget, hindi siya nagkasya, no? Sa column A. Itong sinulat natin yung family budget, ang kanyang address ay A1, pero hindi siya nagkasya. No? So, anong pwede natin gawin? Pansinin nyo itong cursor, guys. Ha? Pag nilagay ko dito, nag-iiba yung itsura niya. So, pag pinindot ko doon, nag-iiba yung itsura niya. Pag pinindot ko dito, nag-iiba yung itsura niya. So, pansinin nyo, pwede kong ilagay dito yung cursor, ayan o, naging cross, no? Para magkasya itong family budget dito sa address na A1, pwede mong gawin, maraming options ito eh. So, una, yung pinakamadali, gawin mo itong cross, no? Punta ka dito sa line in between A and B. Tapos, pindutin mo yung left button ng mouse, okay? Tapos, i-drag mo siya to the right. Hanggang makita mo na kasya na yung ating family budget na word. Tapos, yun, bitawan mo na yung mouse, okay? Pwede rin naman, punta ka dito sa, i-click mo itong column A, tapos i-right click mo, may nakalagay dito, column width. Yan. Ang current column width niya ngayon ay 14.11. Okay? So, pwede mong palitan yan, pwede mong 20, tapos, okay, yan, lalaki siya. Okay? Yan. Yun ang paraan kung paano lumaki ang isang column para ma-accommodate niya yung sinulat mong word. Okay? Now, sige, to continue, so sabi natin family budget, ano? Ilagay natin dito sa ilalim, syempre pag family budget, meron tayong income, ano? Kunyari, sulat lang natin, take home pay. Yan. Take home pay. Kunwari, meron tayong, sabi na natin, dalawang anak, no? Pagsamahin natin yung take home pay nila. Di ba, ang take home pay tuwing quincenas, ano? Quincenas katapusan. Kunwari lang, ang take home pay nung dalawa, sabi na natin, take 15,000 sila. No, take home pay. O, malaki ba yun? O, sabi na natin, sige, take 10,000 na lang sila. Okay, so dalawa, 10,000 sa dalawa, 20,000. Okay? So, enter mo lang, 20,000. Tapos, o edi, meron ka ng take-home pay, ano? Tapos, sa ilalim niya, less, maglagay tayo, less expenses. Ngari, expenses. Sa bahay, syempre, meron tayong mga regular na expenses, di ba? O, ilagay natin sa unang-unang pinakamalaki dyan, rental, di ba? Rental. Sabihin na natin meron tayong inuupahan na apartment, sabihin na natin 5,000 lang. Hindi siya kagandahan, hindi siya kalakihan na apartment, 5,000. Monthly. By the way, ito pala take home pay kanina, sabi natin take home pay niya eh, quincenas katapusan, ano? So lumalabas pala, yung 20,000 na to, ang one month nito ay times 2, 40,000. Kasi ang sweldo nung dalawang anak mo eh, into 20,000, assuming, take home pay, kunwari, wala siyang mga ibang withholding tax, wala siyang mga deduction, ina-assume ko lang ito, take home pay, masyadong malaki. Sige nga, balik na lang tayo dun sa ano.
balik na lang tayo sa 20. Take home pay. Yan, take home pay. Kasi masyadong malaki nga naman yung 40,000. Take home pay, no? Okay, to continue. Maliban sa rental, ano ba yung mga regular na expenses? Meralco. Meralco. Lagay mong 2,000. Yan. Per month to, guys. Ano pa? Nawasa. MWSS. MWSS. Tubig mga ano lang. 700. Yan. Ano pa? Internet. Yan. Ang internet ngayon, mga 1.6 ata per month. Ano pa? Minsan, kailangan mong pagpa-load sa cellphone. So, mga lagay mong cellphone load. Cellphone load. Yan. Kano ba? Yung mga unli sa isang buwan. 500. So, dalawa kayo. Kasi, pagsasamahin natin, ano, family budget to eh. So, dalawa sa 500, medyo 1,000. Yan. Ano pa ba yung mga expenses? Groceries, syempre. Groceries. Yung groceries, i-estimate mo, kung nag-grocery kayo per week, grocery nyo, eh, 1,500. Okay, apat na week yun. 1,500 times 4, 6,000. Oh, groceries yun, ha? Grocery, 6,000. Oh, yan. Ano pa ba? Ang naisip natin, ito, pinaka-importante pala. Na-miss ko. Dapat meron tayong, ano, meron tayong ties kung tawagin. Yung, magsisimba tayo, di ba? So, magbibigay ka ng offering or tithe sa Panginoon. Kasi alam naman natin na ang lahat ng ating mga wealth dito sa mundo, eh, siya yung nagpo-provide, no? So, ang tithes usually, ang pinaka-minimum siya 10% nung take-home pay. Yung iba, depende sa laman ng puso mo kung ilang percent ang i-donate mo or i-offer mo sa Panginoon. Pero just for the sake of computation, no, subukan muna natin sa minimum. So, 10% nung take-home pay, 2,000. Yan. So, mayroon pa ba tayo na kakalimutang expenses? Pwede mong ilagay dyan yung... Ano pa ba? Gusto mo bang mag... savings? Yan, savings. Lagay mo. Siguro pwede rin 10% nung... take home pay. Kagaya nung tithes, no? Yan. 20,000. Sorry. 2,000. Yan. So, pag meron ka lang expenses sa ganyan, so, lalagay mo dito sa ilalim, total. Tapos, i-add natin ito. Magmula dito, hanggang dito. So, paano ba i-add to? Ito yung long cut, long version. I-type mo, equals, tapos, sum. Okay? Yung word na sum. Open parenthesis. Tapos, punta ka dito sa pinaka... Ang cell address ay B5. Pindutin mo yan. Tapos, i-press mo yung shift. Press mo yung shift. Tapos, i-arrow pababa. Yan. Makikita mo na highlight niya. So, ang ibig ko sabihin, inuutusan mo si Excel na i-add niya, isa-sum up niya, lahat ng mga values na nandun sa address na B5 up to B12. Okay? So, makikita mo yung formula dyan, B5 up to B12. So, pagka may mga gumaganyan na siya, yan, tapos na yan, so enter mo lang. Ayan. Okay? So, ang total expenses pala natin ay 20,300. O, siyempre, matatawa ka, no? Ang laki ng expenses, oh. Again, sa take-home pay mo. Ayan. Diyan napapasok yung budget. Yung
budgeting. Ngayon, kung sa tingin mo, eh, ang monthly expenses mo, eh, mas malaki pa sa take-home pay, ay, mag-isip-isip ka na. Okay, so ano pwede natin gawin, no? Sige. Dito na papasok yung, siyempre, tinatawag nila maghihigpit na sinturon. Magbabawas tayo ng expenses. Si rental, hindi yan pwedeng bawasan. Okay? Si Meralco, actually budgeting purposes lang to, no? Hindi natin sigurado kung ganyan nga talaga yung ma-amount. Si MWSS, hindi rin sigurado. Si internet, fixed din yan. Si cellphone load, yan. Pwedeng bawasan yan. Kung dati nag-unli ka ng ano, nag-unli ka 500 per month, eh huwag ka na muna mag-unli. Mag-prepaid ka na lang muna ng 300. O, dalawa kayo, 300. O, edi 600. Palitan natin itong 1,000 na gawin natin 600. Ayan. Okay? Ano pa ba? Groceries. O, kung dati ang groceries nyo eh 6,000 per month, o, edi yung ibang item dyan, pwedeng bawasan. Kunwari, eh, ang dami niyang binibiling chichirya na hindi naman kailangan. Eh, ano ka lang, gusto mo lang maraming chichirya sa bahay kasi pag nagne-Netflix ka, eh, kada panood mo, eh, meron kang kinakain na chichirya. O, bawasan mo yun. O, gawin natin 5,000 na lang. Ayan, no? Itong tights, siyempre, hindi mo babawasan yan kasi 10% yan eh. 10% ito. And savings, huwag mong babawasan. So, makikita mo, ang total expenses mo na ngayon ay 18,900. Yan. So, ngayon, lagyan natin ng sabihin na natin dito na net savings. Okay? Ano ba yung net savings? O, take-home pay lang, less expenses, net savings. So, anong formula dyan? Ang formula, ito. Maglagay kang minus ulit, or equal, sorry. Puntahan mo yung cell ng, o address ng take-home pay. Ano ba yung address ng take-home pay? B3. Okay? So, makikita mo, ha? May formula dyan, B3. Less, okay, press mo yung minus, ile-less mo yung cell address na B13. Yun. So, ito yung formula natin. Ang ilagay mong formula, utusan mo si Excel na paki-compute mo nga yung, ano, yung net savings ko by deducting the take-home pay minus the total expenses. Ayan. So, ito may formula. B3 less B13. Enter. Ayun. So, meron ka palang savings na 1,100 sa isang buwan. No? Ayan. So, yun. Yun ang paggawa ng budget. Ngayon, kung makikita mo, parang hindi masyadong ano, no? Yung itsura niya, kasi pag pinrent mo to, as is ito eh. So, parang hindi siya masyadong maganda. Yung presentation niya, hindi siya masyadong maganda. So, ang gagawin natin dito, ipo-format na natin, no? So, tapos na tayo sa pag-encode. Kung paano mag-encode, kung paano lakihan yung columns. And, kung paano mag-encode ng formula. Yan. So, ngayon, ipo-format na natin. So, syempre, itong family budget, gusto natin i-center. Paano natin masi-center yan? So, i-drag natin from address, cell address na A1 to B1. Yan. Kumbaga, mapapansin mo, naka-highlight yung dalawang columns. Ano? Tapos, i-press mo to, i-click mo to, merge center. Pag pinrest mo yan, yun, no? Sinenter niya dun sa dalawang columns, A and B.
Pero, mind you, ah, ang address, cell address ni Family Budget ay A1 pa rin. Ayun, oh. Diba? A1 pa rin. Okay? Now, so, si Family Budget, ito na yung heading natin, gusto nating palitan yung font. Pwede natin gawing pula, or pili ka dito kung ano yung gusto mo, yellow, sabihin na natin red na lang, red. Yan, okay? Tapos, gusto mong bold. Ayan, oh, bold. At gusto mong lakihan, ito. Yan. Yan, oh, pindutin mo lang. Mapapansin mo, lumalaki, di ba? Yan, okay? Tapos, ano pong gusto natin gawin? Itong take home pay, gusto nating i-bold din. So, yung cell address, i-drag mo lang, i-highlight mo lang, yung kagaya ng ginawa natin kanina. Yan. Tapos, ito, pindutin natin ulit yung B, bold. Ano pa ba yung mga item na kailangan natin i-bold? So, take home pay, and total expenses. Tsaka siguro to, total net savings, di ba? Yan. Bold natin. Yan. Okay? Kung makikita mo, itong 20,000 na to, hindi ka sure na peso amount yan or currency. So, ang gagawin natin, i-drag natin to, i-highlight natin to. Yan. I-drag mo lang yung mouse mo pababa. So, pag naka-highlight ng ganyan, punta ka dito sa numbers. Maraming option dyan. Ayan o. Comma. Accounting number format. Ito, percent. No? So, ito, comma, alam natin, pag pinindot natin to, subukan natin, ha? Ayan o. So, naging format niya ngayon ay accounting, tapos comma. So, anong ibig sabihin na comma? Parang, mukha na silang pera, no? Mukha na silang pera. Parang currency na talaga, Philippine currency. Although wala yung sign of peso. Ayan. Okay? So, yun ang basic sa ating, ano, sa ating paggawa ng Excel. Tapos, ano pa bang pwede nating malaman? Yung formula, yun, kuha na natin. Yun, basic lang naman. And sa susunod na video, mag-aaral tayo ng mga advanced na formula at saka yung mga at functions kung tawagin na hindi mo na kailangan mag-encode ng mano-mano. Uutusan na natin si Excel na siya na ang mag-encode para sa atin, no? By using a formula and by using a not function. So, kung umabot ka dito sa video na to, ibig sabihin, naging interesado ka, yung mga, guys, yung mga hindi pa natin subscriber, baka naman, paki-like yung video na to and paki-subscribe and paki-press na rin yung notification bell kasi marami tayong future videos na gagawin para maging abreast tayo or maging bihasa tayo sa ano sa Excel kasi maraming bagay at marami tayong magagawa using Excel. Sa ating mga report, sa ating mga, well, kung meron tayong mga anak na gustong gumawa or gustong magpatulong ng mga spreadsheet, pwede natin silang tulungan. Okay? So, for now, dito muna magtatapos. Again, paki-like, subscribe, and please paki-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video na gagawin natin. Okay? Thank you! Bye!